pagiging actor, pagiging actress, kasi vulnerable siya sa mga bagay. Mm-hmm. So, mga babae nagkakasala. Mm-hmm. Mas humusay ba si Rodel ngayon sa paningin mo? No, bilang actor? Bakit? Bakit mo nasabi mo siya? Siguro dala ng maturity, dala ng age. Age talaga eh. Age does matter. The time setting is contemporary. Contemporary. Ah, okay. So why Paula? Pala direct. Pre-COVID. Kaya wala mga mask. So why Paula yung location na pinili mo? Paano mo napasok yan sa ano? Originally lang kasi dapat may gagawin talaga ako sa Paula. So I was asked by si Mayor Ina na i-promote ko ang Paula. So napunta ako doon. Nung napunta ako doon, na-inlove ako sa lugar. Siguro hindi nila nakikita yung kwan ba, yung... Siyempre kahit the sila, hindi nila, kasi parang tingin nila sa... Ordinary lang. Saka alam lang natin, galing si... Si Ina. Noli Di Castro, saka si... Ina Alegre. Pati si Ana Jason yata, galing. So hindi nila na... Si Chloe Barreto ba yun? Ayon Chloe Barreto. Yung artista din si Jeremy. Sa ABS, si EJ Falcon. EJ Falcon, taga Doon. So, that they don't see the beauty of the place. So, yeah, they don't see the beauty of the place kasi it's too laid back. Mga bahay, parang mga old houses ba? Eh, kung nakita ko doon, mag-jury kasi. Ay, parang ang ganda naman ito. Parang ang tahimik. Tapos ang mga tao, sobrang wala lang. Andun lang sila, konti-konti nila. Tapos, yung tubig, ang linis. Nakikita ko yung mga bata naliligo sa gilid ng linis. Sabi ko, bakit may ganito? Sabi ko, ayan po yung squatter namin dyan. Squatter? Bakit ganito? What do you mean? Ano ba yung tsura? Ba't mo tinanong bakit may ganito? Kasi yung tapat ng mga bahay, may ganyan lang, dagat na yan, tapos may bakod dito, tapos nandyan na, may parang stairs dyan, naliligo mga bata. Oo. Sabi ko, ba't dito yung ganyan? Ba't ganyan? Hindi siya polluted. Para siya vegan. So, direct mauna ang mapailabas to sa mga international film fest bago dito po sa atin. Yung Paula ka eh. Oo, siguro. Oo, lahat ng itong mga films ko. Next year na. Pa-ibang bansa mo. For foreign consumption muna. Foreign consumption. Ayun, kasi hindi naman sa siniserve ko yung taste ng foreigners, no? It's just that siguro... paano ko ba sasabihin ito? Ang mga films ko kasi, whether ipalabas mo naman sila dito or sa ano, it doesn't really matter in terms of box office, in terms of pareho lang naman, di ba? Parang dumaan lang. Di ba? So, okay lang. Kasi at least abroad, kapag naipalabas siya, commercially, nakapalabas sila. I mean, hindi lang sila physical run. Meron silang, hindi lang sila, parang distribution or festival, gano'n. Kasi ang, siyempre tayo, ang ano natin about films, no? About mga films when they go to abroad. Ah, pinalabas sa festival. Art house lang. Eh, ang film na pinalabas sa festival, parang sinimalaya yan, meron kang one or two screening. That's it, you got your audience already. Palabas mo siya theatrically, wala naman nanonood, di ba? At least sa foreign, sa ibang bansa, pag pinapalabas ang pelikula ko theatrically, parang mas marami na panood na. Mas marami na nanonood. Hindi lang festival film. Hindi, ako I see it at parang mas may curiosity sila about Philippine cinema. Exactly. More than nakakahiya tayo. Okay. Yeah. And minsan nga may tatawag sa akin eh. Nung pinalabas ang Lola sa France, sa Paris. Sabi nga, man, tatawag sa akin. Pilipina ng pelikula mo dito. Ganyan. Tapos kumuha ng picture na nakapila ng mga puti. Wow, hindi ko alam na pinapalabas commercially yung film ko. Bakit hindi mo po alam eh, direct kayong producer at ano? Hindi, may distributor kasi. Distributor kasi. May distributor ako. Hindi sinasabi sa'yo na... Sasabihin lang, halimbawa lang, yung Foster Child, ang pinalabas, in-invite nila ako doon sa may interview ako sa mga ano... Yung yata ang kauna-unahan may foreign distributor eh. Hindi ko alam. Ayun lang, ang may pag-ano ko sa mga films ko, kahit pa paano,
na ilalabas sila commercially, theatrically, abroad. Hindi lang sa France, hindi lang sa... Sa Nice, kung saan-saan. Mm. And they don't stay only in... They're not only shown sa mga festival. Pati Lola, pinilahan? Oo. Kasi Diyos ko, gusto nyo lang matatanda. Una-una, siyempre, hindi naman sa pag-aano, yung mga kailang artisan natin dito, hindi naman sila din kilala sa... So, natural curiosity about it. Oo. Kumbaya, siyempre, yung dalawang lola, palabas mo doon, parang, Oo. Sa kanila, dalawang kwan na artista na ano, di ba? Big time. Sa kanila, dapat Peter Fonda na o Catherine Hepburn yun. Exactly. Anong level. Ganong level. Eh, dito sa atin, pag-rangler. Dalawang matanda. Sino malulod niya? Manunod niya. Totoo ka. In fact nga, nung pinipits ko yung lola na yan. Matagal na yung lola eh. Nauna pa yan sa service, nauna pa sa kinate. Wala akong makuang producer. Dito sa atin. Eh parang, talaga mo itong nagsilip. Sabi sa akin, Duray, ba naman dalawang matanda ang bida mo? Hindi mo pwede gawing Bill Manora yan. Hindi ko sila lola. Sabi ko gano'n. Under pa sila. At ayaw ni Ate B maging lola na. At ayaw ni Ate B na maging lola. Oh, speaking of Ate B, Direk, yan ang pinakaiintay, ano, most awaited, kasi, ano? Kasi nakapag-Nora ka na, nakapag-Judian ka na. Oo. Wala ka pang matos kayo, wala ka pang Sharon, wala ka pang Vilma. Oo nga eh. Kailan mo sila balak gawa ng mga pelikula? Vilma first. Eh, alam ko laki ka rin may in-offer kay Vilma, pero laki tumatanggi. Hindi naman siya tumatanggi. In fact nga, minsan muntik-muntik ka na talaga. Ano movie yung muntik na muntik na? Hindi ko alam kung Taklub ba yan? Kung Mindanao? Hindi ko alam kung ano. Meron akong naano sa kanya eh. Muntik na muntik. Napayag ka sana. Pumayag na ako na para every other day ang shoot. Ganyan. Kasi sabi niya, every other day daw. Ganyan sabi niya. So, pumayag na ako. Tapos, hindi daw pwede ng weekend. Sabi, sige, pumayag na ako. Lahat na tinatanggap po. Tapos, hanggang sa weekend daw, ganyan. Meron din siya pwede ng Friday. So, dalawang araw na lang. Ano mo shoot ko sa dalawang araw? Hindi. Tsaka sabi ko, kasi sabi ko nawawala ang momentum sa momentum. Unlike ang iba nung si Judy Ann. Hindi ko Judy Ann pag nagtatanggap ng kahit na anong project for 15 days. Bigay mo sa akin yung 15 days. Pumaya. So wala siya. Kasi wala si Tito Alf. Oo nga. Si Tito Alf hindi pa. Although in fairness, nung buhay pa si Tito Alf. Kapampahan pa si Tito Alf. Kabalen. So sabi niya, uy, gawin mo si ano? Sabi niya gano'n. Juday. Si Juday. So hindi totoo yung cheese. Basta kaya raw tumatakap si Ate B. Kasi gusto mo siyang patandain. Hindi naman. Kasi may nabilitaan akong gano'n. Hindi ko yung lola kasi. Ayaw na lang mag-glamorize. Oo. Actually yata, hindi ko alam ha. Ano yata yan sa extra? Nag-umpisa yata yan sa extra, parang ayaw yata na, hindi ko alam, na parang wala siyang makeup. Ayun nung wala man lang hint of powder. Sharon. Kasi hindi ako nag-makeup sa set. Oo. Wala ka talaga makeup sa mga artista mo. Ha? Oo. Ano sila nag-makeup sa sarili nila? Hindi, wala. Katulad niya, no? Direk, katulad ni Beauty. Si Beauty, dun sa sa Jensen, wala siyang makeup. Natural talaga. Kahit na Ate Guy, wala talaga siyang makeup. Si Ate Guy naman, sanay talaga yun na. Sa service? Ay, hindi. Pero naman dun, siya mismo nag-makeup sa sarili niya. Ah, kaya. Kailalabas siya. Pero wala kayong professional makeup. So, going back to Ate B po, paano yan? Tatakbo pa po siyang senador? Ayun na nga sabi ko sa kanya, sabi ko paano pa tayo gagawin niyan eh, sabi ko lalo ka nang mawawalan ng schedule. Oo, sinadora na siya. Eh ayoko naman ng usually hindi ko lang naman bigyan mo ako ng straight 1 week. Days. Straight 7 days ganun lang. Basta straight. Si Ate Guy ganun ang ginagawa niya. Wala siyang ibang baga 15 days din ganyan. Wala talaga. O si Cheryl, have you ever offered her? Wala pa. Maricel. Wala pa rin kami ano. Pero especially ngayon medyo nagmamature na sila. Eh mga ano ko kasi, 'di ba, mga ganoon. Mga mga artista ay medyo mature. baka meron na akong subukan. Sa mga young stars na nakikita mo, meron ka bang parang curious na parang gusto kong makatrabaho?
Si Coco lang ba ang youngster na dinirect mo? Si Nadine, si Nadine. Ah, si Nadine. Okay. Anong movie direct? Kalalaki direct. Bukod. Yung siya kay Nadine Lusa na makasama. Ah, okay. Bukod kayo. Anong more or less ang tingin mong bagay na project for Nadine? Meron akong parang horror na iniisip eh. Mm. Horror na ano, bagay siya. Sa mga batang lalaki. Sa batang, ah, na in... Mm-mm. Ah. Bagay naman sa kanya yun. James, direct. Ang mga lalaki. Ang mga lalaki naman direct. Si ano? Yung Garcia, si... Joshua. Oh, true. Direct, total, napapag-usapan na natin yung mga project. Etong pandemic, nagsulputan ng mga BL series, di po ba? Kayo po ba naisip nyo rin gumawa ng isa? Total, pandemic naman, nandito lang, or madaling i-shoot, something like that. Naisip nyo po ba yun? Oh, na join na rin sa bandwagon. Why po? Niniwala sa BL? Why po, Derek? Personal consumption. Wala pa niyo. Wala pa kang juice yung kanin, Derek Dante. Wala pa kang juice yung... Yes, diba? Diba? Sa loob ng mga... Hindi mo... Social-social ng story, ah. No. Mayaman. Hindi, pero ngayon... Mayaman na BL. Oh. Ang dami na, diba? Ang dami-dami na. Ang dami na, pero yung ilan lang kasi talaga yung maganda. Ilan lang ang maganda, Derek. May pinagtsagaan ka manunin. Oo, may napanood ka po ba? Wala. Okay lang yun. Ayaw may influensya, ha? Ayaw mo talaga, Derek. Ayaw mo, wala talaga, hindi mo talaga ano yun. Sa ngayon, hindi ko pa trip kumuha ng gano'n. Pero, siguro in the future, pero hindi BL. Para hindi gano'n kasi na nakikita kung gagawa man ako ng gay film. Actually, wala pa akong ginagawang gay film. Diba kahit na yung masayis tayo. Mas na yung masayis tayo, hindi naman talaga siya. So, ano po ang ano? Tinatanggap sa gay film. Kaya gawa ka ng gay film, anong tema sa akin? Old age. Ah. Parang mga Markova, something like that. Parang ano, yung how they cope with old age. Medyo walamanga na, direct. Ay, ano, yung kay ano, no? Heaven's Best. Pag tinatak ko naman yung ginamang lola. Bagets pa ako ng 46 years. Of course. Pero direk, kalimbawa, gagawa ka ng BL, ano? May naiisip ka bang ano, yes, artista, name yes, ng mga, ano? Kung sinong pwedeng bagay sa isang BL series for you? Kung gagawa ko ng gay film. Ng gay actors. Straight, ko, dapat. May ginawa ko, di ba, dati, na ano yung Fantasia, naalala mo yun? Yung naalala yun, yung ganun? Ay, ganun ako. Hindi yung sa Biba yun? Biba. Oo. Hindi ko lang ba nito. Actors. Ah, oh, so kung gusto niyo po straight actor, sino yung sino ito? Hindi ngayon yung if ever po, so sa next gay film. If given the opportunity to do a gay film, sino yung mga straight actors na gusto mong magbida sa pelikula mo? Yung mga kakilala mo. Na curious ka na, para pwede ito. Si Joshua, direk. Hindi ka nanonood ng mga watching. Direk si Joshua, di ba? Si Joshua, lang lang kilala. Di ba? Pwede, di ba, direk? Magaling siya, actually. Natural siya umano. James Reed, direk. He's too young. Tapos, direk, if ever po, ano ba yung nasa isip ko? Kung sakali po, direk, meron ka bang mga preference na, kasi sabi nila, ibang mga director, ayaw nila na kumuha ng talagang gay nga para to portray a role na gay sa pelikula. Bakit kaya, Direk? Anong difference? Kasi diba sa US, pinapauso na pag gay roles, gay actors. That's a in thing in the US, in Europe. Pero sa Pilipinas pa rin, straight actors ang gumagawa ng gay roles. Iilan pa lang talaga yung movies na kaya na may gay actors for gay roles. You know why? Bakit nga dire? Ano una? Bumalik tayo dun sa anong kanina, yung sinasabi mo about how we ano perceive yung ano na kultura, kultura ng ganyan. Kasi sino bang nanonood ng mga gay films, diba? Diba mostly mga gay diba? Ngayon, the gay community would like to parang fantasize, if I may say the word na ano, parang somebody na straight. Kasi gusto din nilang kumbaga